Sa mga kaibigan, isang magandang araw na naman muli sa ating lahat. Kumusta po kayo? At syempre, binabati natin ang ating mga kaibigang OFW. Well, syempre mga kaibigan, binabati din natin ang ating mga followers Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at tayo po ay palaki na pong pamilya. Excuse me po. Ang topic na ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan ay patungkol po sa isyo. Ito po ay ang papotsyada ni Senator Cayetano, Alan Cayetano, patungkol po sa isyo ng 20 pesos na presyo ng bigas. Pero bago po ang lahat ay atin po munang pakinggan ang kanyang pahayag patungkol po sa isyo ito. At sa susunod po ay bibigyan natin ng reaksyon. 20 pesos yung rice. Just like any politician, nasabi ko, posible ba yun? Anong klaseng pangako yun? So inyo pong narinig mga kaibigan ng kanyang mga sinabi. Una, sabi niya, paano kaya gagawin yun? No, nagtaka siya. Para sa akin, wala naman hong pinangakong 20 pesos na rice, na kilo ng bigas. Si BBM, nung panahon na kumakampanya siya, ang sabi lang niya, kung posibleng pababain ang bigas. Ibig sabihin, iplenano niya kung paano gagawing pababain ang bigas. Pero never na sinabi niya na 20 pesos ang halaga ng bigas. Now, paano? Pero sa tanong natin, sa usaping ito, kaya ba? Alam niyo po mga kaibigan, tulad ng sinasabi natin, nung panahon ni Ferdinand Marcos, nagawa na po ito dahil sa mga programang kanyang isinulong. Ang binigyan niya ng pagkakataon, ito hong mga magsasaka ng ating bansa kung saan pinalakas nila ang agrikultura at talagang todo sinuportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga samot-saring mga programa. Nandyan po yung Masagana 99, yung mga binhi ng mga magsasaka ay binibili niya. So nagawa ko ito. Ibig sabihin, nagkaroon lang ng idea si BBM doon sa kanyang ama. Maaring ganito ang senaryo mga kaibigan. No? Maaring nagka-idea siya doon sa ginawa ng kanyang tatay kung kaya't sa panahon ngayon ay balak niyang gawin ito. Pero sa usaping ito mga kaibigan, tulad ng nakikita ninyo sa thumbnail, kung magiging mora ang bigas, alam niyo ho, lahat ng tao makikinabang. Lahat ng tao maging sa pinakasulok-sulukang laylayan ng lipunan ay kayang makinabang. Pero doon ho naman sa usaping tin kay bawat pamilya, ang tanong, makikinabang ba ang lahat ng mga tao rito? Kung ating babalikan yung ayuda, nung panahon ng pandemya, binigyan ang mga tao ng ayuda, hindi ba nakakatanggap tayo ng pera mula sa gobyerno? Eh ang tanong, lahat ba nakatanggap? Malamang hanggang ngayon, mayroong hindi nakatanggap hanggang sa nagsara na lamang yun. Ang pinakamalaking problema pa doon, dahil late na kapag natanggap mo, ibig sabihin, ang tagal makuha ng tao. So kung titingnan natin, oo nga malaki yung maganda nga sana yung 10K tulong ayuda, pero ilan lang ang posibleng makatanggap niyan. Unlike doon sa pagbaba ng presyo, ipagpalagay natin mga kaibigan, hindi man sumakto sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero sa bawat tindahan na mapupuntahan ng isang mahirap na mamamayan, at least kahit papaano makakabili siya ng bigas. Okay. Sa aking pananaw, hindi pa po sapat o hindi pa po napapanahon para husgahan ang ganitong klaseng issue. Alam niyo kung bakit? Una, hindi pa nga nakakaupo ang tao. Wala pa siya, kumbaga hindi pa niya hinahawakan yung monobela ng ating bansa. Pangalawa, hindi naman yan sa isang pitik ay kaagad na mai-implement. Normal ho yun. Dadaan yan sa proseso ng pag-aaral. So, maaring hindi sa taong ito, pero at least pag-aaralan, maswerte tayo kung mas maagang mangyari na ma-implement ang bagay na yan. Sa aking palagay, hindi pa ho hinug sa panahon para husgahan natin itong darating na administration. Otherwise, lalabas po doon kung bibigyan ni
Senator Cayetano ng kanyang pananaw, negatibong pananaw itong administration na ito. So para sa akin, nagpaiiwan pa rin sa kanya yung syempre dahil nga sa nagkaroon sila ng nagkatapatan sila, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte nang tumakbong BC. So maaaring ganun ang posibleng mangyari. Pero magpaganon pa man, sana ho hindi ganito, dahil syempre inihalal ka ng sambayan ng Pilipino, ipinagkatiwala sa iyo ang karapatan para maging boses ng karamihan. So therefore, hindi tayo papasok sana, o ang lalabas sana sa atin ng mga plano ay hindi ang ating pansariling interest, kundi ang interest ng karamihan. So kung ito man programa na ibinigay ni BBM na pababain ang bigas, maaaring tingnan natin sa mga darating na mga araw. Likewise, itong namang ding 10K, paano nga gagawin? Titingnan din natin yan. Malay natin may maganda palang solusyon. Si Senator Alan Cayetano, para mas ma-distribute ito ng mas mabilis sa mga sambayan ng Pilipino. Pero kung kayo ang tatanungin, mga kaibigan, kung kayo ang magbibigay ng opinion, ano ho nga ho ba ang gusto ninyo? 20 kilo ng bigas, o maging o magkaroon ng 10,000 pisong ayuda mula sa pamahalaan? Tingnan natin, no? Comment down below lang po, mga kapatid. Mahalaga po ang inyong komento para sa bagay nito. Na-topic lang po natin ito sapagkat ito po ay naging kontrobersya at syempre naging trending po sa social media. At gusto rin natin magbigay ng ating mga pahayag. Dahil kung inyo pong matatandaan, nung previous po ay na-topic na natin ito. Atin nga pong nadaanan yung sinatawag natin na dapat tingnan yung rice tarification law, sapagkat malaking factor po ito para po sa ating mga magsasaka. Hindi nga ho ba dapat ay makinabang ang mga magsasaka rito, pero ang nangyayari po, mga kaibigan, dumami at lalong lumakas ang importation ng bigas na siyang lalong nagiging kakompetensya ng ating mga magsasaka. So maliban doon, napakamura ang pagkuha ng bigas sa ating mga magsasaka, na hindi ho sila kumbaga hindi sulit yung kanilang pagod. So dito, kailangan tingnan. Yun po yung unang topic natin. So now, sa planong pagpapababa ng bigas, hindi natin alam kung anong strategy ang gagawin. Hindi natin alam kung anong pamamaraan ang posibleng gawin ng ating pamahalaan. Ang pinaka-importante at pinaka-mapalad na yun, sapagkat nandyan, at least na isama sa plano na makinabang ang mga nasa laylayan ng lipunan. Isang programa na makikinabang ang mga nasa laylayan ng lipunan. Maganda po yun. Pero kung kayo po ang tatanungin, alin nga pa ang pipiliin ninyo? Ang 10,000 pisong ayuda, o doon tayo sa 20 pesos per kilo na bigas? Comment lang, mga kaibigan, babasahin ko po yun, ang comment na yan. Maraming salamat po sa inyo. And Miguel Love, shoutout po sa ating mga kaibigan dyan, ha, na mga patuloy na nakikinig at patuloy po na sumasama at nanonood po sa ating mga video. Thank you so much po. Abangan nyo po, mga kaibigan, at after po nitong reaction, maya-maya lang po, ay meron tayong ibibigay po sa inyong another video. Ito naman po ay medyo maganda naman sa mata, at dadalhin ko kayo sa malayong lugar. Ako po muli, si Taong Gala. Miga-miga love shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kaibigan OFW. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Maraming salamat.